Kumusta mga ka-isla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog at sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw, ang motor na ating pag-uusapan, walang iba kundi itong Bajaj CT125 ng Bajaj Motorcycle. So, tingnan natin kung ngayong taong 2023, sulit pa bang bilhin ang motor na ito. So, let's start! So let's start sa kanyang engine mga kaisla. Ang Bajaj CT125 ay equipped ng 125cc 4-stroke 2-valve single overhead cam air-cooled single cylinder engine na kayang magbigay ng maximum power ng 9.86 horsepower at 7,500 revolution per minute. At ang kanyang maximum torque naman ay 10.5 Nm at 5,500 revolution per minute. So ang CT125 mga kaisla ay siyang may pinakamalakas na pulling power in terms sa mga 125cc motorcycle na pan-tricycle na ka-line up sa ating market ngayon. It's because sa kanyang malakas na power and din sa kanyang torque mga kaisla. Pati naman sa tibay at tatag ng engine ng CT125 mga kaisla. Subok na ang engine ng CT125 ito sa amin mga kaisla. Maraming mga Bajaj CT125 user sa amin na hindi nagpapablima sa kanilang makina. In fact, masabi talaga nila na mas malakas ang CT125 compare sa mga ibang 125cc na motor. At kadalasan ng mga user dito sa amin ay ginagawa itong pan-tricycle usage, ilagyan ng sidecar para sa puro business purposes, kundi pampaseroan, pampamasada. So ang CT125 mga kaisla ay naka 5-speed transmission na din. So alam naman natin na more gear, more power. So kaya nga, every gear ratio ng motor or every change gear mo, mayroong power na bibigay ang Bajaj CT125. Very accurate yung power response niya. At sa kanyang carburetor naman ay nakakihin na brand ito na piston type na carburetor. So mayroon siyang matipid na fuel consumption mga kaisla. Alam natin yung mga kihin na carburetor, matitibay talaga yan. Sabihin yung mga other brand like Bajaj, Kawasaki, Suzuki ay gumagamit din ng mga kihin na carburetor. Kahit nga yung XRM125FI, yung putol body niyan, kihin yun ang gumagawa. So hindi basta-basta yung kihin na brand mga kaisla. So punta natin yung headlight ng Bajaj CT125. So ito yung headlight ng CT125, naka batwing shape ito mga kaisla. So design ito para yung buga ng ilaw ay malawak at the same time maliwanag. Naka halogen bulb din ito mga kaisla, yung kanyang bulb ng headlight. Yan halogen yan. So hindi yan valve type, yung color yellow yung ilaw ito, color white na. So maliwanag talaga yung ilaw ng headlight ng Bajaj CT125. At yung kanyang signal light naman is naka bulb type yung signal light ng Bajaj CT125. Yun, bulb type yung signal light sa left and right. Naka bulb type pa siya. So okay lang din kasi yung pan-tricycle naman ito eh. Mas maganda nga yung bulb type kapag umuulan, kasi yung yellow na ilaw kapag umulan mas visible siya compare sa other color mga kaisla. So okay na okay pa rin para sa akin. At sa kanyang braking system naman mga kaisla, naka drum brake ito sa harap at sa likod ay naka drum brake rin.
So ang sukat ng kanyang drum brake mga kaisla ay 130 mm ang kanyang diameter, both rear and front mga kaisla. Sa kanyang suspension naman sa harap ay naka-telescopic fork ito. So medyo mahaba yung kanyang tubo mga kaisla, or yung outer tube niya medyo mahaba. So maganda ito kasi mas malayo yung matatravel ng kanyang inner tube. It means magbigay sa motor ng better suspension mga kaisla. So itong CT125 when it comes sa suspension naman, hindi siya matagtag. Malambot pa rin ang suspension ng CT125 mga kaisla. In fact, pwede mo itong pang single usage ang CT125. It's because sa kanyang suspension. Pero pag sinalpak mo na ito sa sidecar, i-adjust mo na lang yung play ng suspension. Ma-adjust naman yan. Tapos sa likod naman, yung kanyang suspension sa likod ay naka double shock absorber ito. Naka spring in spring yung isa. Tapos yung isa is naka spring lang siya. So hindi siya spring in spring. Isa lang yung spring in spring nilang suspension. So pwede mo nang tagalin yung support niya na suspension mga Tesla kung pang single lang yung gamit mo sa motor na ito. So tagalin mo yung isang suspension na support, itira mo yung spring and spring suspension kasi maganda yung play at bounce ng suspension ng Bajaj CT125 na spring and spring. Isa kasi dito na isa i-support lang na suspension ito. Support lang yan na suspension kapag lagyan mo ng sidecar yan. So drum brake sa likod at harap yung kanyang braking system. So lahat naman ng mga pan-tricycle na motor ay naka-drum brake yung kanyang braking system. So wala pa akong nakitang pan-tricycle na naka-disc brake sa harap at likod mga kaisla. Lahat talaga yan is naka-drum brake. Classic design. Pati naman sa braking force ay makapit din yung braking system ng Bajaj CT125. At ang gandahan sa motor na ito mga kaisla, meron din siyang chin cover. So metal to ang kanyang chin cover or lata. So protection yan sa atin kapag limbawa kapag naputulan tayo ng kadena. So may possible na yung kadena ay pumunta sa paa natin. At sa kanilang mga potris naman, so maganda yung quality na ginamit ni Bajaj dito. So nagustuhan ko yung mga quality na mga potris niya. Hindi pipitsugi, hindi mumurahin na potris. So, maganda. Pati ito dito, nagustuhan ko rin ito. Yan. So tapakan ng passenger boot pig. At meron siyang additional mga kaisla. Halimbawa kapag ilagyan mo to ng sidecar, so need mo ng additional putris or gawin mo itong angkas habal-habal, so meron lagayan. At ito mga kaisla, natatanggal to yan, nakabultang yan dyan sa chassis ng motor. Kapag hindi mo trip na lagyan ng pillion putris to, so pwede mo naman tanggalin yan. Or diba kapag lagay mo to sa sidecar, kapag hindi mo na kailangan to, pwede mo tanggalin. At ito mga kaisla, located yung kanyang battery. So meron yung lock dyan or susian. So susiyan mo yan, dyan yung mo ma-access yung battery niya. At merong maliit na toolbox dyan sa kanyang battery side. So maganda yung ginawa ni Bajaj dito. Safe and secured yung battery mo kasi meron siyang susi. So yun talaga mo na nakaw. Sa kanyang tail light naman mga kaisla, ang tail light ng CT125 as I can see is bulb type pa rin. Bulb type pa rin yung tail light, signal light is bulb type. Walang masyadong binago or improve si Bajaj sa kanyang tail light. The same tail light lahat ng mga Bajaj CT125 150 100 series ay ganito yung tail light niya. So ang naiba lang yung tail light design is yung kanyang sa CT100B na badya mga kasa. Medyo pabilog yung tail light, pero sa 125, 150 at 100E na tail light ay the same lang yung design ng tail light ng badya. So para sa akin naman, so okay naman lang itong klaseng design. Maganda para sa akin. Sa akin lang yan mga kasa, kasi iba naman tayo na preference pagdating sa mga sa motor. Kung ako tatanungin nyo, maganda yung design ng tail light ng Bajaj. At meron din siyang passenger grab rail or pwede rin additional carrier mga kaisla. Lagay mo lang ng top box dito, pwede na yan, kasya na yan dyan. So pwede rin itong passenger grab rail.
Sa kanyang upuan naman mga kaisla, ito na yatang motor na may pinaramalambot na upuan. Ngayon, yan, alam natin yan. Malambot yung upuan ng CT125. So, yung bitlog mo dito at saka yung passenger mo kapag ginawa mo itong habal-habal ay hindi talaga maglilikta mo kasi malambot yung upuan ng Bajaj CT125 at mahaba din. So, marami kang maangkas nito. Sa kanyang tanke naman mga kaisla, yeah, ilata to. So, hindi kagaya sa ibang motor na may cover pa na plastic. Ito is lata diretso. So, ang kanyang tanke ay kayang magkarga ng 10.5 liters mga kaisla. So, tapos ang kanyang fuel consumption naman ay nasa 60 to 70 kilometer per liter yung kaya niyang i-generate. So, malaki yung tanke tapos yung kanyang fuel consumption is matipid. So, malayo na ang malalakbay mo sa Bajaj CT125. So, good talaga to for business, pang habal-habal or diba pang sidecar purposes mga kaisla. So, sa kanyang dashboard naman, dito is naka-analog type ito. So, walang kuwan dito, digital. Sa dashboard, makikita natin yung indicator niya, gear indicator, neutral indicator, battery indicator, charging indicator, tapos signal light, tapos headlight indicator. At meron siyang USB charging port na very useful sa ating mga rider. Nowadays, kailangan natin na lang USB charging port kasi pag mamabihay tayo sa malayong lugar, gamit ang Bajaj CT125, ay hindi tayo mangangamba na malulubat yung cellphone natin. Halimbawa na gamit tayo ng GPS, diba, Google Map. Paano pag lubat yung cellphone mo? Hindi mo na magamit yung Google Map dito, pwede mong i-charge yung cellphone mo, magamit mo pa rin yung Google Map niya. At punta natin yung mga switches function ng Bajaj CT125. Dito, meron siyang headlight switch sa high and low, signal light switch, left and right, busina, meron siyang busina, tapos meron siyang passing light switch. So, maganda kasi meron siyang passing light switch. Sa material na ginamit mga kaisla, on the average side ito yung quality ng material na ginamit. To be honest with you, hindi siya ganun kakapal yung ginamit na one dito plastic. At sa kabilang side naman ay matatagpo natin yung headlight off and on na switch niya, tapos yung push start button. So dalawang switch lang to. At ito yung Bajaj CT125 mga kaisla na may recommend ko sa inyo kapag naghahanap kayo ng pan-tricycle na motor na pwedeng lagyan ng sidecar, matibay, matatag, durability ay nandito sa motor na ito. So, sa Bajaj CT125, yung looks, yung design niya, pugi din, muscular yung dating. At kung lagyan mo to ng sidecar ay hindi ka talaga magbabasol, magsisisi sa motor na ito mga kaisla kasi nga matipid sa fuel consumption, nakapang sidecar ready na yung frame niya. All and all, ito nga, swak na swak ang motor na ito kapag gamitin mo to for sidecar, for business purposes. Yung pira na in-invest mo dito ay tiyak na babalik talaga sa'yo in good quality at masasabi mong di masasayang yung pirang binili mo nito. Kaso nga lang, ang Bajaj CT125 ay nagmahal na ngayong taon. Dati kasi nasa 50 plus lang ito, ngayon ay nasa 60 plus na ang price ng Bajaj CT125. At kung ikaw naghanap ng motor na nagbabala ka bumili ng motor, bumili ka na ngayon kasi baka sunod na mga buwan is mas magmahal palalo ang motor na ito. Magdidepende kayo sa supply and demand mga kaisla. Siyempre, pag mataas yung ang demand tapos kunti yung supply, tataas talaga yung price ng motor. So, kung ako sa'yo, bibili ka na. Kung nagbabala ka lang naman na bumili ng motor for business purposes. So, itong Bajaj CT125 on average side, yung gusto mo. Swak na swak ito para sa'yo. So, that's all for this vlog mga kaisla. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe and follow our FB feeds Motor sa Isla. Once again, this is Motor sa Isla nagpahimang no na mag-amping kanunay o higugmang Ginoo labaw sa tanan. Ridership always. Peace. Bye-bye.